35 individual kabilang si dating Health Secretary Janet Garin at ilang opisyal ng Sanofi Pasteur inireklamo ng Public Attorney's Office. Reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide at paglabag sa Anti-Torture Act ang inihain ng PAW sa DOJ. Dahil yan sa 41 batang naturokan ng dengvaksyo at kalaunay namatay. Base sa histopathological examination ng PAW, may kaugnayan umano ang bakuna sa pagkamatay ng mga bata. Pero ayon kay Garin, walang basehan ang reklamong ito. Balak din niyang ihabla ang PAW dahil ginagamit daw ang mga biktima para sa pansariling agenda. Hindi pa natatanggap ng Sanofi Pasteur ang kopya ng reklamo pero giit nila, sumunod sila sa tamang proseso at requirements sa pag-procure sa dengvaksya. Babaeng senior citizen, inaresto sa NAIA Terminal 3 matapos makuha na ng baril. Nabisto ito pagpasok ni Grace Trespeses sa gate 6 ng departure area. Gate niya, wala namang bala ang baril. Hindi rin daw siya pasahero at walang ihahatid na pasahero. Nahaharap siya sa reklamong illegal possession of firearms. Pagtatalaga kay Attorney Vincent Maronilla bilang Assistant Custom Commissioner, dinepensahan ng Bureau of Customs. Ayon kay Customs Commissioner Isidro La Peña, presidential prerogative ang pagtatalaga kay Maronilla. Si Maronilla ang isa sa mga tinuturo ng customs fixer na si Mark Taguba na tumanggap ng tara para mapabilis ang pagpasok ng mga kargamento sa customs. Itinanggi na ito ni Maronilla.